Yes, another video mga kababayan. Kumusta po kayo? Kumusta yung mga kapwa ko OFW? Lalong-lalo na yung mga OFW sa bansang Oman. Kumusta na po kayo? Tapos na po yung curfew. But then, ingat pa rin po sa paglabas dahil of course, COVID-19 is real. Nandyan pa rin yan. So today, ano po, we will discuss on how to acquire OEC exemption. Kasi may mga nagme-message, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na umuwi noong March wherein hindi na nakabalik, na-stranded sa Pilipinas. So, anyway, bago ang lahat, roll intro muna. So, ayan nga po, ano, pag-uusapan natin ngayon is about OEC exemption. Dahil maraming nagtatanong yung mga kababayan natin na na-stranded at hindi na nakabalik after 60 days kasi yung OEC is valid lang po ng 60 days. Ano po? So kung umuwi kayo ng March at kumuha kayo ng OEC, you need to get a new OEC exemption. O kaya kung meron kayong OEC muna dahil first time yung magbakasyon, kailangan nyo na lang pong kunin ngayon ay OEC exemption. Hindi na po kailangan ng OEC kung meron na kayong dati. So anyway, OEC. Ano nga ba yung OEC? Ano po? So, what is OEC? The Overseas Employment Certificate OEC is a requirement under the rules and regulation of the POEA to help ensure that overseas Filipino workers are properly documented and protected. The OEC sometimes is called exit pass. So, ayan, required to be presented to international port of exit. Ship, of course, yan yung sa immigration. If that it is thus necessary when a household service worker or any OFW goes back to the Philippines or home leave if he/she intends to return back to the country of employment. So ito lang ang OEC ay kailangan niyo po ito kung babalik pa po kayo sa inyong mga employer o sa bansang pinagtatrabahuan ninyo. OEC holders are exempted from paying the travel tax and airport terminal fee. So ayan po ano, yun yung benefit niya. And of course, this is to know whether you are documented OFW. So ito yung memorandum circular number 06 released by the POEA noong 2016 about nga dun sa OEC exemption ano. So ayan, ibasa na lang po, pag-google na lang yung memorandum circular number 06 series of 2016. Dito nag-umpisa yung online processing ng OEC and of course yung exemption. Tatalakayin lang natin ngayon is how to get an OEC exemption. Ano po? Dahil ito po yung lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas na na-stranded at hindi nakabalik kaagad. So anyway, OEC exemption is free. So just log in to your balik manggagawa online processing system wherein yung URL po niya is ito, www.bmonline.ph. So pumunta lang po kayo dyan and of course, so I assume na meron na kayong account dito ano, kasi hindi naman kayo makakakuha ng OEC kung wala pa kayong account dito sa bmonline.ph. So dahil na-expire ng OEC ang OEC ninyo or OEC exemption ninyo at or gusto niyo kumuha ng OEC exemption whatever, so mag-login lang kayo. So login, pagkatapos niyo mag-login, ayan, you will be presented with your own profile, your picture, blah blah blah, yung personal data, contract particulars, and then of course yung legal beneficiaries and qualified dependent. So as you can see in my screen, there's a button here in the upper right corner, acquire OEC or exemption. So just click this one. Yan, click nyo lang po yan. Then of course, ayan, please enter expected flight schedule. Flight schedule, ito yung ano, kailangan ito yung alis ninyo sa Pilipinas. Flight schedule, ayan, kasi this is for departure, ano, hindi naman ano to, arrival. So ang lagay nyo dito, let's say for example, may flight ako ng August 30 pabalik 2020. Okay, so yan, important reminder yan, make sure you have a valid work visa, work permit and passport valid at least 6 months from your intended departure.
Your departure must be within 60 days from the issuance of your OEC. Yan. The OEC exemption is intended for single exit only. You have to use the BM online system prior to your departure. So ayan, malinaw naman po yan. So yes, just click the submit button. Okay, so ayan, are you returning? So yung confirmation, ayan, are you returning to the same employer and job site? Tatanungin kayo yan, tapos nakalagay dyan yung employer ninyo at saka yung job site ninyo or job ka, yung ano kung saan kayo country naka-assign. So reminder, any misdeclaration of the worker or any information prompted by the use of the BM online will be warrant filing of official blah 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 blah. So ayan, may reminder po dyan, pakibasa na lang po. So like I said, yung OEC exemption or OEC is kailangan yan lalong-lalo na kung pabalik kayo sa inyong employer. Ayan. So, are you returning to the same employer and job site? So, just click yes. Yes. So, confirmation again. I hereby certify that the information I provided are true and correct. So, just click acquire exemption. Then, you will be provided an exemption number. So, yeah. Congratulations. Ayan. OEC exemption, congratulations. You are exempted from securing OEC. Your BM exemption number is blah blah blah. Then your name, valid until. So 60 days, ano? Yan, then of course, yan yung mga instruction na niya. Proceed directly to the airline counter. Yan. Yan na yung mga instruction niya. Okay, basa na lang. Then of course, print screen nyo na lang yan o kaya i-take note nyo yung OEC exemption number. So, yan. So, yun lamang. Ganun lang kasimple. Meron na kayong ano, OEC exemption. Print screen o kaya save that number. So, anyway, this information is diretso na po sa Bureau of Immigration. So, alam na po nila yan. Napahalis na po kayo. At ano. So, yan yung gamit niya. Pag pinagkita nyo yan sa Bureau of Immigration, alam na po nila na exempted kayo sa ano, at kayo ay legal or kaya documented na OFW. Legal, ha? At legal at documented na OFW. So, alam na po yan ng Bureau of Immigration. At hindi kayo makakalis sa Pilipinas kapag wala kayong OEC or OEC exemption number. So, yan lamang po ano. Kung may katanungan po kayo, paki-comment na lang dyan sa baba at try nating sagutin. Kung may comment po kayo, mag-comment lang kayo at babasahin natin. So, yun lang. Kung napadaan lang kayo sa aking channel, paki-click naman po yung subscribe button at saka paki-like na rin yung video. And then of course, share this tip. Although alam ko, kayong lahat alam nyo na po ito. But anyway, may mga hindi po nakakaalam. So, kaya kailangan natin silang i-inform. Yun lamang po. God bless everyone. Keep safe. See you till next video po.